Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ricky Laksa para sa Ricky Laksa Reports at Jazz Kuwait Online Radio Station. Marahil marami po sa inyo ang nakabasa na ng artikulong aking isinulat at inilathala sa The Times Kuwait ng nakaraang araw. At ito po ay na-publish na rin sa iba't ibang social media avenues na kung saan ang ating mga kababayan ang nag-share. Naglalarawan po ito na isang kababayan nating OFW na nakahandusay sa sahig at duguan. Ito po ay si Mr. Wigoy, isa po siyang taxi driver dito sa Kuwait. Siya po ay inundayan ng saksak ng ayon po sa nakasaksi ay isa daw pong Bangladeshi national at isang staff daw po ng kilalang-kilalang supermarket o grocery store dito sa Kuwait. Ayon po sa aking pariyam kay Mr. Wigoy, sabi po niya ay Martes daw po ng gabi, siya daw po ay nakaupo sa labas ng hagdan ng isang supermarket na ito dito sa Salmiya. At maya-maya daw po ay lumabas ang manager ng supermarket na ito at inutusan daw po siyang umalis at hindi raw po siya dapat na naroroon. Nagdahilan naman po si Mr. Wigoy, ang sabi niya ay wala naman siya sa loob ng supermarket at wala naman siyang ginagambalang tao. Subalit galit pa rin daw po ang manager na pilit itong pinapaalis. Ayon din po sa kanya ay sa kanyang kasama na naroroon din po na yon na isa pong witness sa nangyari na ito, sabi po sa kanya ay kinumbinsin na lamang siyang umalis at dahil mainit nga daw po yata ang mata ng mga staff ng supermarket na ito sa mga Filipino taxi drivers. Nung sila daw po ay paalis na at nagmamadaling umalis at baka nga daw po magkaroon pa ng gulo, ay nagulat na lang daw po siya na lumalabas sa pintuan ng grocery na ito ang manager, may kasama na daw pong tatlong Bangladeshi nationals na pawang mga staff daw po ng supermarket na ito at ayon dito ay may dala daw pong mga patalim. Sa takot po ni Mr. Wigoy at ng kanyang kasama ay dali-dali po itong tumakbo. Subalit sa kasamaang palad na dapa po si Mr. Wigoy at habang ito po ay nasa sahig ay inundaya ng saksak ng tatlong beses daw po ng isa sa tatlo na naroroon. At sa kasamaang palad, ang pangatlong pong unday na ito ay tumama sa kanyang hita. Panoorin po ninyo ang clip na ito na aking pong ilalabas ngayon na may permiso po sa kumuha ng video na ito. Para po sa mga na manunood, gabayan po natin ang mga bata sa mga oras na to. Kasi yung medyo may ano ba, nung nakaraan issue. Oo, siya. At saka din naman siya pag customer eh. Wala customer na, po nga siya sa ambasador eh. Wala rin doon eh. Nahanap po nga eh. Nahanapin yan. Bali. Malalim. Hindi, nabali yan. Hindi nabali. Bali. Masakit nga pag inaano ni Wigoy. Masakit talaga yan. Hindi, buto yan eh. Sakit lang eh. Dito bali sa'yo. Yung mga staff dyan bro. Mga staff dyan. Sa ngayon po ay nasa ospital si Mr. Wigoy at nagpapagaling. Subalit may benda po ang kanyang isang paa dahil nabalian po ito ng buto. Siguro po ito ay gawa ng kanyang pagkakabagsak. At nagpapagaling pa rin po ang sugat na kanyang tinamo sa pagkakasaksak sa kanyang paa. Ayon po sa aking maigsing panayam sa kanya, ang sabi po niya ay nais daw po sana niya manghingi ng hustisya para po sa ginawa sa kanya ng mga staff ng supermarket na ito. Ang napapanood po ninyo sa screen ngayon ay si Mr. Wigoy at ipinakikita po niya ang kanyang sitwasyon at kondisyon sa ospital ng Mubarak Al-Kabir. Ano lang Hindi rin naman po nagpabaya ang Kuwaiti sponsor ni Mr. Wigoy at agaran po itong nagsampa ng reklamo sa police station, dala po ang medical report ni Mr. Wigoy. At ayon po din kay Mr. Wigoy ay pinuntahan na daw po siya ng mga investigador dito sa Kuwait upang hingin daw po ang salaysay na nangyari sa kanya. Nagbabus po siya nagpapasalamat sa kanyang sponsor at siya po ay hindi pinabayaan sa sandaling ito. Nanawagan din po si Mr. Wigoy sa kinaukulan o sa ating embahada ng Pilipinas na kung saan ay nasabi po niya na siya po ay tulungang makamit ang hustisya. Panoorin po ninyo ito.
ako si Will Gray Gapas, ang tatrabaho bilang isang taxi driver dito sa bansang Kuwait. Ako po ay nananawagan sa ating kinauukulan, lalong-lalo na po sa Embahada ng Pilipinas dito sa bansang Kuwait. Ako po ay humihingi ng inyong tulong para sa mga legal na usapin sa pag-usad po ng aking kaso patungkol po sa ginawang pagtataga sa akin ng mga manggagawa ng Ambassador Supermarket Salmiya Brands. Maraming salamat po. Tatlong bagay daw po ang hindi mo dapat salingin sa isang Pilipino. Una na ay ang panglalait sa kanya, ang ikalawa ay panglalait sa kanyang pamilya, at ang ikatlo ay ang pananakit. Alam niyo po, itong ganitong klase ng sitwasyon ay medyo komplikado, subalit umaasa po tayo sa tulong ng Embahada ng Pilipinas, ng Philippine Overseas Labor Office at OWA ay mapagtulung-tulungan po ng tatlo na ito. Kasama na po ang employer ni Mr. Wigoy na mabigyan siya ng hustisya at madala sa hustisya sa hukuman kung sino man ang gumawa sa kanya na ito. Hindi po natin deserve ang ganitong klase ng treatment kahit na kanina. Mag-iingat po sana kayo palagi, mga kababayan. Ito po si Ricky Laksa para sa Ricky Laksa Report at Jazz Kuwait Online Radio Station. Kita po tayong muli. Magandang gabi po sa inyong lahat.